Walang patidapag luha mula sa mga mata ni Mang Agustina habang inaabot kay Ginang Mercedes ang baga na siya naglalaman ng lahat ng gamit ng kanyang isang taong gulang na anak na si Bitoy. 2 linggo na nakakalipas, simula na sumakabil ang buhay ang kanyang asawa nang dahil sa sakit nito sa baga. At hindi niya alam kung paano bubuhayin ang anak. Ngayong nagbabadya siyang mabilanggo nang dahil sa malalaking pagkakautang niya na ginamit niya noon sa pagpapa-opera sa asawa. Buhat kasi na magkasakit ito ay nabauna sila sa utang. Kayo na po ang bahala sa anak ko, ma'am. Sana po'y mahalin niyo siya gaya ng pagmamahal namin ng asawa ko sa kanya. Salamat po. Umiiyak pang sabi niya sa matanda na agad naman itong tinanguan. Huwag ka mag-alala, Agustine. Sisiguraduhin kong lalaking isang mabuting tao ang anak mo. Ano man ang mangyari, sagot naman ito. Hinagka ni Mang Agustina na natutulog na si Bitoy na ngayon ay nasa bisig ng ibang tao bilang pamamaalam sa kanya nag-iisang kayamanan. Halos mapunit ang kanyang puso habang unti-unti niya tinatalikuran ang anak. Pakiramdam niya kasabay ng pagpapampun niya rito ay ang pagkawala na sigla sa kanyang buhay. Ngayon ay wala na siyang pamilyang maituturing. Natuloy ang pagkakabilanggo ni Mang Agusting dahil sa kasong estapa. Dahil doon ay lalo pang naging miserable ang buhay niya. Minsan niya ay gusto na niyang tapusin ang sarili upang hindi na niya maramdaman ang lahat ng ito. Ngunit patuloy siyang lumalaban dahil nangangarap siyang pagdating ng panahon ay muling pagtatagpuin ng tagana ang landas nila ng kanyang anak. Iyon ang naging sandigan niya sa mahabang panahon ng kadiliman ng kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang taon ng pamamalagi ni Mang Agustina sa likod ng bakal na rehas, sa wakas ay nakalaya na rin siya. Isa kasi si Mang Agustin sa nagkamit ng parol dahil sa magandang asal na ipinapakita niya sa loob ng preso. Ngunit nakalaya man ay hindi pa rin pala doon natatapos ang pagsubok sa buhay ni Mang Agustin. Makalipas lang ang ilang araw mula nang siya'y makalaya ay nalaman niyang mayroon pala siyang sakit. Matapos niyang magpamedikal para sa ina-applyan niyang trabaho, ang sabi ng kanyang doktor, kung hindi raw maagapan yun, ay baka lumalapat maging dahilan ng kanyang pagkawala. Ngunit saan siya kukuha ng ipangpapagamot gayong walang gustong tumanggap sa kanya dahil meron niya siyang sakit? Halos gumuho naman ang mundo ni Mang Agustin sa mga nangyayari sa kanya. Iniisip niyang baka ito ang karma dahil sa pang-iwan niya sa kanyang anak. Nang halos mawala na ng pag-asang mabuhay si Mang Agustin, isang tao ang hindi inaasahang muli siyang babalikan. Kakagising lamang ni Mang Agustin ng umagang yun nang makarinig siya ng mga pagkatok sa pintuan ng kubong kanyang tinutuluyan. Yun ang tirahan nila ng kanyang pamilya noon bago sila magkawatak-watak. Anong kailangan nila? Magalang na tanong ni Mang Agustin sa isang makisig na binatang nakabungad sa kanilang pintuan. Kayo po ba si Agustin Lopez? Tinugon naman ni Mang Agustin ang nasabi ng lalaki, ngunit nalaki ang kanyang mga mata sa sumunod na sinambit nito. Papa, ako po ito, si Bitoy. Sabi nito at ginoon na lang ang kanyang pagkagulat. Anak ko? Hindi napigilan ni Mang Agustin ang kanyang damdamin at agad na niyapos ang kanyang anak na ngayon niya na muling nakita. Binatang binata na ito at mukhang maganda ang buhay. Base sa pananamit nito ngayon, bahagya nga siyang nakaramdam ng hiya dahil nadikita ng marumi niyang katawan ang suot nito. Pinapasok niya ang anak sa kanyang bahay na agad naman itong pinaunlakan. Doon ay nagsimula sila mag-usap at nagkamustahan. Akala ko hindi na darating ang araw na ito, anak ko. Akala ko kinarma na ako dahil sa nagawa kong pagpapaampun sa iyo noon. Halos maiyak na sabi ni Mang Agustin sa anak. Papa, alam ko pong nagawa niyo lang ang bagay na yun para mapubuti ako. Kung makakarma man kayo ngayon, good karma ang tawag doon. Ako po ang good karma niyo, Papa. Dahil ngayon ay sisiguraduhin kung babawiin natin ang mga nawalang sandali sa atin.
ang makabagbag ng daming dagdag pa ng kanyang anak na nagpaluha ng todo kay Mang Agustina dahil sa tuwa. Magmula nga ng araw na yun ay naging maayos ang pagsasama ng mag-ama. Pinagamot ng kanyang anak ang kanyang ama dahil nga meron naman itong kaya. Kaya mga kadagit, ipapaalala ko lamang sa inyo, hindi sa tagal ng panahong kasama o sa naibigay na bagay na susukat ang pagiging ama, kung hindi sa kung ano ang handa mong isakripisyo para sa ikabubuti ng iyong anak. At iyon ang pinapatunayan ni Mang Agustin na ngayon ay hindi na muling mag-iisa pa sa kanyang buhay. Kaya naman mga kadagit, hanggang dito na lamang muna ang ating kwento. Magsha-shoutout muna tayo. Shoutout nga po pala kay Mandensya Kumara, Charlene Vlogs, Eduardo Angel, Sapia Dido, Celso De La Torre, Neneng Kabulong, Emikos, Lorena Pitz, Remare, Leia Carpina, Pina Gonzales, Celia Pontera, Aurora Barrientes, Elizabeth Baldonado, at syempre kay kaibigang Aray TV, Neneng Kabulong, Monet T. Cubasing, Mercy De La Cruz, Nancy Igas, Lalaing Nang, Bernas Lucia, Maria LBLB, at kay Lily Consolacion. Kung gusto mo masama sa shoutout, abay mag-comment ka sa baba. At syempre, huwag mong kalilimutang mag-subscribe at hit na rin ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyo mga kadangit. Hanggang dito na lamang po muna. Sana may natutunan ka sa ating kwento. I-comment mo sa baba kung ano masasabi mo sa kwento natin ngayon. Ito ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out. Kaya naman mga kadagit, hanggang dito na lamang muna ang ating kwento. Maraming maraming salamat dahil nakaabot ka sa huling bahagi ng video. Hanggang dito na lamang, ito ang Dagit TV, nagpapaalam, peace out. So once again, this is Dagit TV. Hindi ito isang kwento lamang, kundi ito ang magbabago ng pananaw mo sa buhay. Dagitin mo ang magandang aral ng buhay at lilipad ka na parang ibong matiwasay sa langit ng tagumpay. Samahan niyo akong muli sa susunod na video mga kadagit. Black Maria, tara na halika sa kanan ni Black Maria. Mga sari-saring kwento na kababalaghan, nakakahalina sa katatakot na nating destinasyon, galing sa malikot na imahinasyon. Pasukin natin ang kababalaghan, kaya kumapit ka na ngayon. Handa ka na bang manginig sa kwentong bago sa iyong pandinig? Puso mo'y kakabog at biglang pipintig ang mga kwento, kaya mabibilib makakarating sa mundo na kababalaghan. Kaya halika, pindutin mo na, mag-subscribe ka na, subscribe na kay Black Maria. Black Maria.